Na-follow mo sa akong YouTube channel, i-share na lang natin sa kanya noon. Na TV? Ha? Fan? I think it's a TV. Hindi ko siya. Iyara ng volume, no? Nabad ay volume controls nila. Wala. Iyara. Langas lagi siya ron. Ah, sige, sige, buttons para sa volume. Hindi po, pagpansak balik. Anyway, mayong hapon sa tanan. Sige, isa na i-quandra na i-data. Ato asa sa akong YouTube channel na yun. I-share nila tong link sa YouTube ko no, Blackboard Gamers. Dili siya bagi compared sa Facebook. Facebook ay dagang aberya. Most often, no, dagang aberya. Baben Valencia, mangguro to. Baro daw ko. Koy pangita. Oh, nailom ng TV. Wala po na palong. Oh, wala rin yung buto. Buto na. Hallelujah. Okay. Dali lang yan. Limot ko sa lahat ng ako sa YouTube. Alam ka niya. Pakonika na lang ko. Ako ipanag ako. Sorry po. Hapon sa tanan. Let's pray mga Exon to officially start our equipping this afternoon. Hallelujah. Okay, malindag ang tanan. Among may ugmang namahan, dagan salamat sa malindag nga kapunong ng imong ipian sa matagusa. I thank you, Father of the Lives, sa matag-exonan na kamahan kami tunong sa imong lakong plano alang silang matag-kinabuhi. Ano nga kami direktero na mahan, magkatong sa imong pamaagi, sa imong disenyo, sa imong buhi na simbahan. Mabulay makulang ka na mo, mahan, imong spirito kaya na maghatag, pinasahing na pagpanabot alang sa matagusa. Basing nga pagpanabot ang mahan, nga dilitinawa nun, but Diyos nun ngayon. Pagpanabot nga giniyahan sa imong spirito, pagpanabot nga dili pinasikad sa tawhanon nga panguna-una apa nakalinyada gayod sa imong dakok na purpose alang sa matagusa. Matagusa nga na, dili karoon naman, mahimo gayod nga matagaan na mo, dakong bili ang amuang matagdawag. Big kanina mo usikan, o gamo kining tagaan gayod o pagigugma. Sayod kami nga
tanan kita wa diyon sa kaluwasan apan gamay lamang imong gipili alang ini nga buluhaton. And we as your sons, amahan and daughters, ako kami og paghatag og bili ini nga tawag. Tawag diyas pagka apostoles, tawag diyas pagka ebanglista. Usapan pa ng mga tawag ng mahan, ako pwedeng itagaan ng pag-igugma. Sa ngalan ni Ginoong Jesus, ikaw mag-istorya sa mata ko sa karon, o walay makulang sa mata ko sa pinasayang pagpanabot, pinasayang pagpanginlabot sa imuang spirito, may tungod sa pag-digest sa tanan ng ilang madunggan karon. Matisog sa ilang matikasing-kasing, o kini may mugayot ilang pag-alakuan. Kaya sa spirito ka niya magdampo, walay bisan unsang mga distractions, pagduwa-duwa, or walay bisan unsang mga discouragements, ngayon sa tautan, diya kang Kristo ang tanan mag-awayon sa pag-iwan, o amen. Amen. Ibalik ko siya glanas. Nindot yun ang tap. Walay volume, ano, button. Pwede ko rin nato ng pansakan niyang audio out para mahilom siya. Namoy headphones, pagsakan rin na ito. Wala mo nakadalag headphones, headphone jacks, or anything. Earbuds. Yun na, makunig ka ng earbuds. Para matrick rin na ito siya ba? Atong mauwat ang TV para mahilom siya. Ah, nakadiri. Thank you, Lord. Splitter. Para mahilom siya. Alam mo kapot sa'yo. Audio out. Siya. Ano ba rin siya? Sige na siya. Hindi pa siya ganang mahilong. Anyway, madunggan na magkaako ninyo. Daira na yung ambient na sound. Pwede ko mag-check sa Evangelist Bride sa YouTube, maklaro ba ang atong TV? Maklaro ra? Okay, maayong hapon sa tanan. So, walay paglangan, okay, medyo nadugay at sulod tungod sa atong mga difficulties in coming inside. Ay, ko nasayod mo nga atong yawin. Ibinin sa tao na dili. Tao ba natos pagtuo? Lisod yun, no? Matod pang Evangelist Dave, yung Evangelist Dave, dili to ang ibinin ng mga butang atuwa. Ito sa mga katawahan nga wala po isamang spirito ka na ito. Iwag yun po na ipag-ibugma po sa langit ng buluhat ito. Di ba? Dahil na ninyo ng white noise, makatabang mga concentration, di ba? In fact, gamitong ganyan sa uban para makatulog. Muna kita ng white noise. Pero nakakuyaw lang ang meron kung makatulog mo. Kaya inaabdili mo makatulog. Amen? Amen. No, dapat tayo nag-uban na ito sa atuang live. Mula siguro pa. Anyway, atong gitaytulan, no? Last week, at amo ang gidiscuss sa mga nakaanhi, mahitungod sa unsa ang tawag diya sa pagka-ebanghelista. O atong nasayran, no? Just for the benefit of those nga wala naka-uban, o wala naka-arrange last week. So, nag-prepare tao, introduction, mahitungod sa tawag sa pagka-ebanghelista o sa pagka-apostoles. O sa'yo malimtan sa kadaganan ng inani bitaw, unsay lisod kay i-function sa imong tawag kung in the first place wala ka kasabot kung unsa ni. Diba? Pag-ibot para mahilom siya kay samukan po kung sabinaw. Naot din na siya maglangas na ron. Marag natin nabot na mapiksunan. Kamo malipay ba mo sa gitawa gisanong sa Ginoo ninyo ang mga tawa? Amen. Inyo ba nitagaan og bili man kay sunan? Ako kaniadto wala pa ko kay kasabot sa akong tawag kay bag-o pa ko sa misi. Una gyud gitawa gyud ko sa apostoles. Tawag ko sa Ginoo diha sa apostoles. Hangtod na imo kong nabutang diha sa opisina sa pagka-ebanghelista. So, unsay trabaho sa apostoles o unsay trabaho sa mga ebanghelista, pariha ba kini? Honestly, ang usa ka ebanghelista o apostoles, dili sila pariha, pero ang nakanindot is pariha sila ang na sila similarities. Na ay mga dapit din pwedeng musuplan ang evangelist sa trabaho sa
apostol o apostol pwede pong musumplan sa trabaho sa mga evangelist. Wala po ningong mupuli, pero akong ipasabot ninyo musumplan. I mean, pag replace, it's different. And when you say supplant, it's also a different, it has a different connotation or meaning. Kalangas ba ni tibiya? Maraki ulan ng tibiya eh. Anong karoon pa? Anyway. Ibalik. I'm gonna try my phone na lang kay pero damag gamay lang ha. Ilaila sa mas mga pag-una nga po. Ilaila sa ito. Nandiyan sa akin. Fresh from Bayawan eh. Diyan. Kailangan na diya. Angeles Santan. Yes. Magpakita ka. Hello, my sumo na patay si Angeles Santan. Nagpo kayo no? Sige. Okay. Kapay lang na nabasa na. Next. Ha? Naomi. Evangelist niya po ang dati ka? Evangelist niya po ang ka? Yan na yung... Dota no? Sige. Akong gamito ng ako na lang cellphone kayo. Something's wrong with our TV. Airdrops ako kadali ha. So I can show you ang atuang visuals. But you get an idea kung asan akong lapita gayaw-yaw. Bilisod kayo mga exon. If you cannot follow what I'm saying, ulat ng gamay, ha? Okay, I found my phone. Sending. Alright. Sige, dilang lapit ang mabasa na. Klaro na? Yes. The apostles and the evangelist. Unsay purpose sa duha. No? Actually, before I became an evangelist, no? Ang function yun ako before sa church, sa CBC Malkaksunan, was that of an apostle. So, by the calling of the Lord, by the grace ng giyatag sa kinuukan ako, ang akong gi-major karon sa ang pagka-evangelistal. But when you say, the anointing of an apostle is always gonna be there, di yun na siya mawala. So, maybe a lot of you here, nagsugod mo sa usaka like office, no? And then, what happened is, nabalin mo sa lain na puno office in the Lord. There was a time na niyanto ko Bohol before. I stayed there for a week or so. And then I asked Prophet, okay, of course, nalibog po ko sa unang, nganong asam ang yukuha ni Propeta, napos pagka-apostoles o lagi mo tayo mag-lista. And then he told me, kaya basig mo abot po na ninyo buhon ba? Nga na ninyo, teacher evangelist or naiuban nga, na teacher pastor, gikas ko ka teacher, na ninyo mong pastor, di ba? Kay kisa mong ginagawit sa atong kinaboy di bang human. O siya gyoy na ikatumod nga musturya. Kasi, like say for example, si Paul, he started as a, I believe he was a teacher. Kaya ito, because he was a teacher of the law. And then, by the ministration of the Spirit, itawag siya di as pagka-evangelist. O nakanin, del evangelist, but apostle. No? So makita ninyo, he is a teacher apostle. Inana na. So, nung matana ko ni Prophet nga, anong Prophet, duwa ka po ka po ang tawag propita? Is it really nga duwa akong tawag? Or, let's say, asa mong yung kumulugaran yung duwa?
And he told me nga ang usaan na which is ang akong opisina nga gilingkuran karon, which is ang pagkaipamilista, mo ka na ang ako ang major. No? Muna yung major na kong ibarugan yung office. Pero when it comes to katong una, which is ang pagkaposol, naaragya po ito, pero it became dili minus ha. Mukha ko ningong minor siya kay minus siya. But minor siya in a sense nga dili siya ang ako ang gifocusan. Pero when the need comes, say for example, ni Nani, na-equipping for apostles and evangelists, of course, pwede na po kumudala sa mga apostles kayo because I've been there. Before you ko na naimong ibangilista, people were already addressing me in the calling of an apostle. In fact, sa Mamburao, kaniado, nabot ko Mamburao because I was an apostle. Ano na ikong gakuyog-kuyog ni Apostle Ed Mark kanya ito? Sagasa siya mo ato, tangan nga mga equipping sa ako dito. Until such time na he went somewhere, essential, layo po niya dapit. Then I took the, ano, iyang tanang trabaho nga nabilin sa Dumaguete. I mean sa Negros, I took it. So, there was a time before na dili lang limitado sa Dumaguete akong trabaho. But ato nga time, there were times na matukog Pamplona. Then pagka umanog Pamplona, dalitso ko Santa Catalina. If I can remember mo ato nga mga time. And then pagka umanog Santa, wali na po Dumaguete ito. That was a cycle na ba? Naitabo ka niya ito. And nakita ko na ako na ano na yun po ay pinasayang ang grasya nga yata ng Ginoo. When you say grace, there are two facets of grace. What are these? When you say facets, may nagdua ka nawong sa grasya. Ang pinakaunang nawong sa grasya, ang kanuna yung ginaisugutan sa kadaganan. Ano sa to? Undeserved favor. Ang pinaka, this is the facet of grace nga atong naangkon. Okay, let's say, tukot sa kamaayos Ginoo. We do not deserve it. Meaning, wala na ito paningkamuti, but still, we had it. Muna siya. Ang kaning lahi nga nawong sa grasya, muning gitawag na enabling power. Gahong nga naghatag kanimo o suman, kadasi. Naghatag kanimo o produce. Naghatag kanimo productivity. Kay kung wala kay pagpanabot ni ini nga facet sa grace, so tiyan di ka, mahimog yung mala, mahimog yung walay kapainan ang imo ang trabaho, ang Diyos na rin trabaho. Pero the thing about this is, kanyo, ang maghatag yun ato kusog mga kaigsunan is kung makasabot sa pinakaunang naong sa grasya, which is the underserved favor. Kay kung makasabot ka na, nagpasabot na nga nakasabot ka skugma sa Diyos Amahan. Kung kunsa may makapalahutay nato sa ministry, sa istorya ni Prime, kung wala'y gugma, diligyo ka kalahutay. What fuels us is our understanding of the goodness, the kindness, the mercy of God. Kay kung kasabutan sa iyang gugma para sa matag-usaka nato, mahimo nga natay gasolina para sa ato ang mga buluhaton. Na bahalag wala ka swildo iya ng bahina, bahalag wala ka pasidunggi sa mga tao ng bahina, bahalag wala ka nilang i-appreciate, it does not fuel you anymore. But what fuels you is what the Father tells you to do through your understanding of His love. Sa imong pagpanabot sa iyong bukma. No? A lot of us, wala man tas window eh sa atong mga ibang buhat. I know a lot of you here, yes, let's say, nanganagudiya sa buluhaton sa Ginoo. Naiuban din ang mga treasurers, naiuban nga nagbuhat sa mga, let's say, sa nang bulato ni Evangelist Day. Sound system, that is very essential. Kaya nga wala tayo sound system, mag-inan niya tapos sige. Actually, we don't have our gamit here today. So, I listen to the Spirit kanina, yun siya, lana. Because I use this every time, nga ako yung mga Bible study, dekat kay mga tao kay, I don't wanna strain my voice, kaya muna itong puhunan. Diba, Apostle Glenn?
Oh, dagan ka natukunan na ito mga tingo. Bili lang sa pagkanta sa mga singers dira, but all the more sa pagdala sa maayong balita. That is why I invested, no matter how funny it looks. Muna akong promodizer din ng promo Skyflex o Pukari Sweat. Pero sige lang. At least masabtan o madunggan ninyo akong istorya. Kay kapoy kayo magsigisyagit. No? And kung faint kayo akong voice, dilig yun ninyo kung madunggan, huwag yun mo'y masabtan. Balag mo rin nag-radio dira, pero at least naman tayo gitawag nga active listening o passive listening. Eventually, maka-adapt ra ka, you won't notice it anymore. But you would be focused na on the message that is being brought to you. Amen? Oh, kapantay ka na sa una. Nindot pa mga itong radyo ka na to. Balik headbang pa ganita sa una. Pero karon kay, tungod kay, with the advancements, murag, itaas na po itong standard, di ba? But there's what you call kanang auditory adaptability, no? Kanuna, let's say, kanunay ka magasimot sa usa ka butang, eventually mawala na sa imong conscious nga pamuna-una nga inana di ang iyahan nga kuhan, like baho, let's say inani, langas ka yung surrounding sa electric fan, pero eventually mafocus ka, malimot ka na mga butang. And you call that, there's active listening and there's also passive listening. Wala nang pasabot nga, wak mo'y nakatunan. Ha? Okay? Sige, anin data sa itong magabasawan diri karon. Isa yung nagtuo ka ninyo, nagkamo nga mga ipagtawag diya sa pagka-apostoles, importante kayo yung mga trabaho. Kasi apostol dyan eh. Don't you know that, ayun na lang, abrihin yung mga Biblia. Ephesians chapter 2, no? If you can open the book of Ephesians chapter 2. Narapo ko dire, parang makita ko ninyo. Ato kong King James Version. Pero unsa siguro ng inuhang na din na, you can open it also. Episo Kapitulo 2:20. Okay, last week atong giskutan kung unsa ang ebanghelista. Kinsay na ato? Mga ebanghelista or sa Greek pa gitawag siya nga evangelistes, meaning the bringer of good news. Basic na tong trabaho, just to give a recap for everyone sa iyon region. Magdala lang ta ng atos minsay sa mga tao. Data na to ang mga data na to ang mga basic na pagpaila kanila is the WH questions. Kinsa si Jesus? Who Jesus is? What's the plan of Jesus? What's the reason nga nun yan sa Ginoo sa Kristo? No? Kung diunsa sa Ginoo ang kaluwasan sa kadaganan, kung unsay pamaagi sa pag-dispan sa mga tao may tungod ana nga gospel, nana lang. Basic lang atong ipangdala nga atos mga tao. Kung mudawat sila maayo, kung dili sila mudawat, ayaw gikasakit. That is your job. That is our role as mga ebanghelista. Amen? Oh, ato nang i-define. That is an evangelist. Oh, atong gigamit nga example last week. Ang gitudlo po nini Prime, atong pandemic, no? The five-fold ministry or the five gifts of Christ to the church. Inamdumi kamo nga nadiri karon mga gasa kamo sa Dios ngadto sa simbahan. Usas mga nasabtan, wala nasabtas kadagana ang mga simbahan karon, munang gara-gara kay sila ang mga pastor na himo nilang itoy-itoy. May gani wa pa sila kasabot sa fivefold ministry kay mga ebanghelista, mga apostles, may himo nilang mga itoy-itoy. Pero that's not supposed to be the case. Ang mga tao dili na sila, ang mga tao sa Dios dili. Even ang lawas ni Kristo ba, speaking of the congregation itself, dili dapat mag-gara-gara. No? May tungod sa, may tag, i-under bitaw nila ng five ministry gifts. Kaya gani man, sila, gitawag na sila nga, gasa. Gasa ni Kristo ngadto sa simbahan. Ngayon mong kaugalingon, ngayon mong tapad, gasa ka sa simbahan. Tagay yung matuon nga bili ang imuhang kaugalingon. Hmm? Ayong ikabarato ang inyong matang tawag. Bili nun kayo mo. Sige ha? Now therefore, Ephesians 2:19, now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and the household of God.
This speaks of mga katauhan nga nadala ngadto diha sa Ginoo. Naay mga evangelist nga nagsangyaw og maayong balita, pasabot ang mga tawo may tungod sa gugma, kapasayloan o mercy sa Ginoo. And then pagkauman na mga evangelista, asa nato sila dadon? Sa mga apostles. Nga naman, kung sa trabaho sa mga apostles, ang mga apostoles ang magtukod sa mga tao may tungod sa pundasyon di as Kristohanong pagkinabuhi. Amen? That is why the cardinal doctrines of CBC, adunay, wala pa man siguro na na-live ni Apostle Ed Mark, no? Pero nag-iapil na sa plano, nanas plano. Adunay live po, nga islutan na to ang the doctrines view sa CBC. I mean the cardinal truths, no? Na ito ang gitunan. Remember mo ato, katong gipamemorize ni ila ni Evangelist Lida, Teacher Jazz. Remember that? Oh, himay-himay niya na ni Apostle Ed Mark o tudlo alang sa kadaganan. No? Bisahan ninyo, ang mga katauhan sa Dios nga naluwas na dira, nga parte na sa gingarihan sa Dios o mga gitawag ng mga santos, no? Sabot na kayo tahanan na mga santos din na katong mga kinanindutan, inapay, kinapitiyang sanina, kinanindutan o ngisi, no? Kinamisan o face. Dili. Ang mga santos katong midawat sa gospel nga gidalas mga ebanghelista, no? And are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, no? Ang mga apostoles, importante kayo ang trabaho sa mga apostoles together with the help of the prophet. Okay? They are there to build people in the foundations of Christian life. Amen? Atong latawan kung unsay meaning niya. Unsay meaning sa apostles? Mabasa ninyo din na. Ang Griego niya is apostolos. Meaning, a delegate, especially an ambassador of the gospel. Officially a commissioner of Christ. An apostle is, kanang yun ang meaning of apostle. Ngayon ka sa apostoles ka, expect na lang yun na you are gonna be sent. Na? Kung sa? May kag-apostle, you are the sent one. Kung sa to? The sent one. No? He that is sent. Muna ang meaning of apostle. No? Ito pang lantawan ng uban ng mga meaning dire. A delegate, a messenger, once sent forth with orders, specifically applied to the 12 apostles of Christ, in a broader sense, applied to other eminent Christian teachers such as Barnabas, we have also Timothy and Silvanus. So sa laktod ng pagkasturya, parang di mo malimot, apostoles, apostolos, or apostles, the ones being sent. Usa sa mga di na kumalimtan nga gitudlo ni atong pandemic na time, gitudlo ni Prophet o ni Prime, ang mga apostles, gani man, when they are sent onto a certain nga area, ilang buhato na na kay, nabitaw sila gitawag na immersion sa usa ka place, na mag-investigate sila kung unsay panginanglan, unsay stronghold, anong dapitan, before they would send out the evangelists. Unhan gyud og apostles. Kay sila man ko na yung report nga, oy, mga evangelist, muni stronghold yan ang dapita, muni atong technique anang dapita. Hindi ba nindot akong nahanay tanan? Ah, pagkauman, may padala ang mga evangelist. Ang mga evangelist, may manangyaw dito, na yung mutuo ni Ginoong Jesucristo, ang naguna dito ng apostoles na nag-standby, ipangatod na to ang mga tao niya, o siya ay mutudlo ang mga tawana, mayutungod sa pundasyon ni Jesucristo anong pagkinabuhi. And then, pagkauman, napundar na yun sila at sa mga teachers. No? Kaya mga teachers may magtudlo, may tungod sa doctrines. Di ba? And then, naamang yun ang propeta ana sa tanan nga stages, either of the apsagasa ng mga stages, pwede mo intervene ng prophet. Kaya ang propeta ang maghanay sa tawag. Then, ang tabaho sa mga pastor, para na may idea, no? Atong isbutan ng fivefold ministry gifts. Ang trabaho sa mga pastors, inanin ang trabaho sa mga pastors, magbantay. Magbantay na sila mga katawan, mag-home visitations, mag-mangutana sa inyong kinanglan, inanin, inana. Kung na yung mga pangutana, siya ay mo-intervene, siya ay mutubag, bang,
Inanig yun ang usually yun. Dapat nga trabaho sa mga pastors, pananglitan, doctrinal ng mga teachings, dili siya katubag, mayon siya, sige. Kasi ako ipadala, akong wala na napasabot nga, di siya katubag, but here, the pastor himself recognizes nga na ay mas makapalalong nila o tuluan ng pananglitan. Akong, may tungkol sa fasting, ako ipadala si kuha ni mo teacher, this teacher that, kay siya ay mutulo ni mo anak. Inana. So natawa, unsa kanindot ang pagpatubo ang dagat sa simbahan kung natunong ang tanan. Pero ato sa gipukusan karon is ang mga apostles and ang mga evangelists. So nakuha ninyo to ang trabaho sa apostles. At least na may brief nga idea ba. So when it comes to the purpose, ang atong pag-isgutan karon ang purpose yun. Since ang purpose sa mga evangelists o apostles is each another can supplant to one another. Supplanta, wala ko niingon o replace. You can never replace. Kita ka mga ipag-ilista, we can never replace the work of an apostle. Kung ang mga apostles, you cannot also replace the work of an evangelist. But still, you are part of the body of Christ. Like it or not, naagunay, let's say, equipping or impartation kang nalawat gumikan sa mga ipag-ilista na of course, nag-equip po sa whole body of Christ. Parte man ka. Reho, yung na-teacher ka, huwag yung kayo masturya, may tungod sa pagkamayos, Ginoo. No? Because na, dili, wala na pasabot nga mga ebanghelista na pwedeng manangiyos mayang balita. Diba? Even people in the body of Christ, pwede po kayo silang, let's say, musturyas maayong balita o makakabig o gragang mga katawan. Amen? Natawa itong baba, kanyo, just a testament for, testimony for everyone. Remember that woman at the well that Jesus met? Katong bayang punog condemnation sa iyahang na dapit, punog kasalanan, sa panglantaw sa mga tao. But when he met Jesus Christ, nakabaton siya sa mayong balita, kung siya po mismo ni dala, ginan balito siya, oh, ikaw babae, usa ka tayo evangelista. Usa siya na nang iyaw, lakon. But he was equipped by the Lord himself, may tungod sa angay niyang masairan. The Lord showed her true identity. Huwag katong bayanan, nidalagan sa iyong barangay, o tibok niyang barangay, iyang gidalang at us Ginoo. Grabe yan, ha? Ayan, din na ito isipon ba nga, kusa pa ito makapanggipok niya sa Ginoo is, kalalagi yung mga niya na siguro ko evangelism, naka-eskwila nag-iugkuhan, naka-eskwila nag-iugkuhan ng upat katuig sa seminary. So, diyan di ka, mas bulahan pa kaginan eh. No? You know why? Basta sa mga gitudlo ni Prime Nato, mga leaders, kaganaan ko nga, i-implicate po sa mga tago sa kanyo, ayaw kami nyo sa inyong mga kaugalingon kay we are actually studying. Matuon ta sa tinuon lang, but kanina klase nga pagtuon is you are getting involved. Hindi mo tapad, you are involved. Because I can tell you something but you can forget. No? I can teach you, yes, you can remember. But if I involve you, surely you will learn. Kabantay mo? Kanang sa una kay maglisod ka pa nang yaw, pero naguyog-guyog ka sa mga ipamilista lagi, nang minaw ka lang, inanaon din na, then he said, ni Abri Rayo mo ba, until such time, na yung pala, nasuriya lagi na ko to. That's how the grace of the Lord works. Kung dili po ni mo sulian, di po ka kasi nati. Diba? Kung di ka mo tikang, if you do not give the catalyst for the Spirit, kung di give ka maka-discovery sa unsay naani mo nga, let's say, there are facets of yourself that you don't know about. You know, the Johari's window of personality. Na yung mga parte ni mga kabalo ka, na yung mga parte ni mga ang uban rang nakabalo, na yung mga parte ni mga kabalo ang uban, o kabalo kong ka, na ako yung parte ni mga ang uban wala kabalo, o ikaw akong kabalo. Kung ang Ginoo na may makapagawa sana. But kung dili ka munti kang dias pagtuo, suntian so, ikaw, di yung kaka-witness sa iya, ipakita ang tani mo. Make it in, inanigot ako. Ako prayer kanunay as a minister of the Lord, no? Ako prayer kanunay, muampo ko, Ginoo ka ng, sa'yo ko nga, dili na ko kaya sa akong kaugalingon, Lord,
If not by your grace, you know, wala gyud mahimo nga productive through me alone. So Lord, today, make me a witness of what you can do over my life and my call. Ana lang. Ikaw mismo ba? Naimo ra kang spectator. No, I'm not saying bystander ha. Ayaw bystander, wag yun na yung involvement. Matambay na na. You are a spectator. Ano man, you are a spectator. Okay? Naglantaw ka, at the same time, igamit ka sa Ginoo. And mas ma-amaze ka, anak. Dilihago. Even ang ministry, even ang buluhaton, even ang pag-equip sa uban, mahimo nga dilibitaw ka ma-burnt out. Kaya ano man, di nga pinasigat si Putinawan nun nga pagtutlo, pamaagi. One thing that ako na ganang i-share ninyo tanan no kay makaagi po daw ministry po, of course I'm not taking any credit of that ha. By experience ba sa una kay mahuri kay ko kay ala mag Bible study na ko na yun sa online na ako Lord nga kanawa anahanan po okay raw tag mga tao ra ng ordinaryo but these are the people of God no nana ko Lord ako na yung buwali yun yung Ginoo kanang kung saan na ko ni kaya maglibog ko, inana, then naay, let's say, because, like it or not, muagigit po ka na stage. Nga, o sa imuha nga growth in the Lord, na yung mga panahon nga, wala pa kay, let's say, na-develop na certain confidence diya kanimo. Until such time, nga, imunti ka nga, then makita ni mo na, wow, nabuhat lagi na ako ito Ginoo. No? Kung mahimog yun mahimog itong sa'yo ng tanan kung inani ang inyong mindset. Kanunay rang kaon, kanunay rang kaon. Dili pagkaon, I'm not talking about food. But I'm talking about the food oh, sa imuha nga kalag. Okay, kanunay kang naay Bible study, kanunay kang naay ikat on. Ang trabaho na lang ni mo, ana, maminaw na lang yung kaspiritus Ginoo. That's why, muingon sila nga, ikaw, wali rin evangelist. Anak ko, oh sige. Yan na lang akong mindset ba? Oh sige. Like, say for example, last time, when was that? There was a time nga ningon si Prime Evangelist, ikaw may wali dito sa Valencia, there's gonna be a gathering of people. And siya, ningon ako ko, sige Prime. Pero actually, nagtuon ako din, nibarog ako dito. Napakoy gibasa no, until eventually, lahi na gipa storya sa spirito. Inana kanimlot ang ato ang trabaho as mga ministers sa Ginoo. But the thing is, kinalang yun nga na-equipping. Kaya ang equipping may imong basihan, you have a baseline. Naingon ang spiritus, ginawa ni mo ba nga, kanin may gamita, kanin may gamita, kanin may gamita. Akong ipasabot, kanang lang na ata'y strategy. Matagusan natay Diyos nun na wisdom. Amen? E kung wala kay Diyos nun na wisdom na natipig sa imong muna-una o kasing-kasing, kung sa may remind sa spiritus, ginawa ni mo. Diba? Mura ba? Ganto kagira, pero wag kay bala. Uy, kuhan, aasta ra, as the spirit leads ra. Uy, ang tinawag ba yung naasta? Kana ba yung nakakay gidala-dala ng mga prinsipyo da? Hindi mo naasta. Kanangin na atik-atik ra na. Yung na-adrenting, inability, atik-atik ra na. No? Ang tinawag na asta, kana yung naisaktong equipping. No? Nakaisaktong bala. Wala mong bugo, honestly, wala mong bugo ni Daritso Ministry. Tapos ka tuig po kong kapin nga nagkuyog-kuyog ni Prime every day. Monday to Sunday, yun na. O, oh, bisag si Prime, makastorya na, tinawag na. na yung mga panahon nga, ako'y mag-drive para ni Prime, o oh, driver niya, then abot may nagkalain-lain ng mga rapid. In fact, there was even a time when abot may signyo nga, Apostle Glenn sa Ubat. We were there, ako'y nag-drive at sakyanan. Then last din ako, si Prime, si Cardi, si Apostle Edmar, o si Bishop Umbig. Abot niyo ko ba tatong na time? Then every day, mga Bible studies, memorize ako tanang schedule ni Prime. Memorize ako ng tanan. Every day na ako sa kantil A. Mauli min sa panay, kita ko, kalang kadlawo na, or past 12 na. And that's something na maranda na ako kanyang ba? Until such time nga, mga 1 year ka pin iya kung itaga Bible study ang ako mo. Siguro ako Bible study yun sa mga nakuli. No? Siguro nga mo naka-sinati po mo anak. Palang bulo, bali na akong tinuon, bali na akong inani. Pero pag ito bang nakuha, imagine na, pila ka po kung i-Bible study yan, katawo ra. No?
anak ko gatong pa daghang king tawo. Anak ko mga lectures, anak ko og talk about in the secular in the world sa ako ang profession. Anak ko ana. Anak ko performing with a lot of people pero natong usa ka babae nga kanang diabetic. Di pag yun taong ta siya kayo kita, kaya lagi lubog iyang mata. Pero nakuyuman ko maayo. Yun sa akong gidala, pulong mas ginawa. Nakuyuman ko kay first time anak ko. Until such time nga naka-develop ko certain nga momentum na nakaingon ko, Lord, dili gyud ay pinaagi sa ako ang kwan Ginoo, no? Dili gyud ay pinaagi sa akong abilidad, dili pinaagi sa ako ang kaan, ang kanagkaugaling mong kaanam, ba't pinaagi gyud ay sa Espiritu. Nga kanina yung mga abilidad, Ginoo, you know, mahimo na lang ni nga bulak-bulak or mahingon tag, makakuha na lang tools na lang ba? Pero it is not, let's say, the main empowerment ka na to. Nang dominin niyo ang ministry, di na siya papretanay. Ako mismo yung mahingon ninyo na din na papretanay. Pero palapdanay na o pangunauna. Amen? Palapdanay o pangunauna. Kita ng mga ebanghelista o apostoles, ang atopin ng mga target are usually, you know, or main kong majorly are the people nga ang church. Mga tao nga wapakailas Ginoo. Mga tao nga siguro nagingon kailas ng Ginoo, but in reality, wala gud sila itinuod na relasyon niya sa Ginoo. Mug yun na ito ang mga target. The lost, mga nangawala. Even those people nga naguna-una, na-save na sila, kinanglan, yapon sila na ito. Amen? Sige, anita sa atong slides, atong sundan eh. Para mahuman eh. Amen? Kung makapabilin mo niya, no? Actually, ako may muwali niya sa hapon. You can also listen, kaya na ako kayo share niya mga so diyan ka mo, lalong yun po ng inyong pagpanabot na inyos, may tungod sa grasya sa Ginoo. It's something very dear to my heart kay it's a discovery na inculcated po by the teachings of my spiritual father, our spiritual father, and of course, a concoction of everything that I've learned from different na mga ministers. And gusto na ako nga madunggan po na ninyo, if only you have the time, ha? Dira po muna ako puksun. So, ipalayo kong basa if you can, no? The Apostles and the Evangelist's Purpose. Tara, nagod ko. Saan nagod ninyo? Ephesians 4, 7, no? 7b and 11. Kasi kabalo mo, ano? Ugun saan ang A o B? You know how to read the Bible nga na A, na B, na na? When you say A and B, usually these are compound sentences. Duha ka sentences nga giusa. So ang first na sentence is A, the second sentence is B. Kung napog yun ay third sentence within that verse, C na siya. Parang the next time around, if you want to emphasize a point, gamitan na ninyo A, B, or C. Amen? Kamalibog yung wala. Evangelist, wala may A, B din eh. Wala po yung A, C. No? It's about compound sentences. Inana na siya. Amen? It's a compound sentence na adelaide. Atong ikuha is the second sentence or yung B. Hindi mo dira, basahan ninyo. He, when he, amen. Nindot kayo sa King James Version, okay? Butangan kayo daraan ang word na son. Kaya una-unas ka naghanan ka ron, nadagang mga katauhan niya, wala nang magtuo sa five-fold ministry gifts. But like it or not, tanggan rin po mga churches na nagpapilin sa five-fold ministry gifts. In fact, ang CBC, usa ta na. Amen? Kailang una-una, naalala ko na nga, ang pastor na ko na ang prophet, ang pastor na ang apostle, pastor na po yung ibang inista, walang ilang pastor, bali, gamay na lang kulang, maupaw lang. Oh, iyahat ang man. But in CPC, we believe in shared leadership. Amen? Ako, nanginanglan ko ni Propeta. Ako, nanginanglan ko ni Prime. Nanginanglan ko ni Apostle. Nanginanglan po ko sa mga teachers. And at the same time, sila po nanginanglan ako. It is shared leadership. Nobody is better than the other, but everyone works with one another. Yes?
Paano ninyo? Sao ninyo na, giingon yun na klaro kayo, remember that word na gigamit ka ng sam. Kana ayaw yun na ninyo ilimod. Noong na yung mga tao magpagay-gay, kaya lagi may ingon silang, ah, mga evangelist, ah, wala na laro panahon na. In fact, ang word ka ng evangelist, kaya bago pa kayo nasupan, huwag yung sila kadungugan ng nalang na termino. How much more kung malunga nilang apostoles ka? No? Muurbo siguro ilang mga kaspolo, apostoles ka? Nung sino pag-apostoles nung Panginoong Isos, ha? Wala? Sagalay. Ako rin yan ang i-share ninyo nga, even the gift or the office of an apostle, wala yan na. There is no cessation in that calling. Huwag yan na siya nawala. Mga evangelist, mga apostles, wala yan na sila nawala. Ganiman, istorya dira, if yun mo nang basahon sa Ephesians 4.11, kumplito na to ha, para makuha ninyo. 4.11. Siguro mo ba na ni nunay ra mong nakadungogan ni I'll find the translation sayon-sayon ninyo nga sabdag no anita o New King James Version Ephesians 4:11 and he himself gave some to be apostles some ha meaning walay exclusivity dili na siya mayon tag exclusive ra na ni mo kay ikaw na tanan no. Para sa tanan, let's say, what do you call that? There's a variety of giftings. To each is his. O naagit po na, wala na giingong halo-halo ra na tanan sa usara ka calling. No? Sa Ginoong Jesus, yes, nana niya tanan. Pero kung nana niya mo tanan, salamat. Praise the Lord. Congrats na yung mo, no? Nabanay mo ni tanan. May itang giftings, yes, na pwede. But may itang opisina, it's a different case. What makes it different, man? Kasi gitudlo ni Prophet na ako, para mong i-share ninyo, okay? Para hindi mo malibog. Ang office, mga kaigsuunan, like it or not, kanunay yun ang magpapsundi ang kanin mo. Hindi mo pag-aibang lista, tumagay, gitawag as pag-aibang lista, sa kasa pag-aibutan, pananay mong iyaw-iyaw, balit raw, hindi po na kay Ginoo. Introduce your good name, mugiya po ng mga tao ng Diyos Ginoo. Or apostoles ka, nagiya po ng mga kasing-kasing pag-apostoles. That kind of DNA na naging na-inculcated na ni mo. O apostoles ka, mga tingala ka, garato ni mo, laging dapat ka, makauna-una ka, sige, nandutag na yung mga kwande rin, mga simba rin sa Ginoo. Kita ni mo bang, sa katay baglisa, makita yung mga tao kay maluhoy ka, kay ganaan ka, mga tinipong mga tawana, makadumugpod sa mga yung balita, so tiyanti ka, kala palandaan nga design na si mong kasing-kasing magpailan ang nanagyo ni mo at tinuod niya niya ni sa usaka, tinawag sa Diyos. Pinili rather sa Diyos. Amen? Because everyone, gitawag sa Diyos diya sa kaluwasan, but dili tanan niyang gipili, may tugod aning mga butanga. Ulahan ka kagipili kaniya. Amen? Tara! Itawag niya ang uban para mahimong mga apostoles, ang uban, gihimong mga propeta, ang uban, or some evangelists, and some pastors, and some teachers. For the equipping of the saints. Kinsa itong mga santos, katong mga inilawan sa Diyos. For the work of ministry, sa tinuod lang pagkasturya, even the congregation, na ay purpose ilang kinabuhi. Which is, sige, ingon dira. Work of ministry. Atong trabaho, masaptan, mapagawa sa kadaganan, na matag-usan ay purpose sa Diyos ng bulatun. Dili kay ilang trabaho na kay malingkod ra, kay pagkaroman, muli ra po, dahil balik na po pagkasunod Sunday, dahil muli ra po. Matag-usan na ay lihok sa lawas ni Kristo. Kay kung party ka sa lawas, dahil wala dahil kay pulos, kumsa man ka, talonggo, ipaibot ingro, ipaibot na lang pa. Yeah. Ma, gusto ko tayo ka nga naiparti sa imong lawas nga walay pulos. Ha? Bisa mo ingon, baka nga kanaimong, di ba na may mga tao nga may ingon nga, uy, ka nang appendix kay naaragyo na. Anong naapan ng appendix nga, huwag ka na ipulos. Di mo nga nauna-una na ipulos, pero sa tinood lang kung kamataragyo ka, ano nang basihan sa sayang, nanay pulos.
reservoir na siya o mga bakterya na maayo. Good bakterya. No? Ma good bakterya, mura gibutang dito ba? Butang na ng sampol dito. Ginanlan ng good bakterya, i-release na siya. Pero kung inflame po na siya, so tiyante ka, ang bad bakterya yung puyo, ang nasa tayo, mag-appendicitis ka. Tayo yung inangawa na ipulos. Kaya tanan nga, gibutang niya, ginunin mo, sa imong kuko, kakukukura na, pero na ipulos. Kung maulog imong piso, di mo kay kukusuli ko na. Di ba? Naipulos ang tanan. Amen? No, nang igugmaan na imong kaugan ka, igugmaan na imong pagka ikaw, no? Kaya na kay pulos, unique ka diyas ginoo. Amen? Ang tao na imong tapad? Pareha siguro mong tawag, no? Pareha mo pagkapili diyas ginoo. Pero sa diyan, di ka, na siya mabuhat nga, di po ni mong buhat. Munang kinanglan ikaw. Tingnan siya, kinanglan ikaw. I need you. Pero make sure na imo pagsulti niya kay Nidio ang context sana sa Diyos nung mulaton. Masig pinahingan na kag I need you. Ino ka nang pinapiro-piro kong mata. Ayaw, pagpuyo. Amen? Oh, makapabot na ng mga butangan. Ikadugang lamang. Amen? Alright. Pero dili na mga tunggol, mga exon. Amen? Nakamata, naging ubang luring bapita. Yeah, padayon ta. Kung sa'y trabaho aning lima kagasa sa simbahan, equip the saints for the work of ministry. Ayaw ninyo ni kalimti, kani-kani-kani. Teach this sa mga katawan ngayon yung inumala. Kasi makaing muna sila ilang trabaho, kay pabulak-bulak na sila simbahan, dili. Matago sa gitawag sa Ginoo, may tungod sa work of ministry. Kung parte ka sa lawas ni Kristo, you have to know your function. Amen? For the edifying, meaning of edifying, building. No? Building. Huh? Building the body of Christ. Ipalikon, itukod ang lawas ni Kristo. Kung may kulang anang lima, looy yung kayo ang masyarka simbahan. Diyan, kung sa panang denomination, kung wala ng function aning lima, it will stagnate. Yes, it can flow in the anointing of the pastor, pero to what end? Asa man akutog? Makinanglan man ang lima. Nanauntay gitawag diya sa pagkapropeta, gilutos po nila. Nanauntay gitawag sa pagkapostulis, gilutos po nila. Nagitawag sa pagkaimangilista, ila pong giingan lang sa pakiro. If you only recognize, if you only know the roles of these fivefold ministries, so diyan ikaw, imog ng matagaan o bilik. Diba? Bantay mo sa CBC, na yung mga tao, mga kayunta na mo, birdo, lagi nitawa na, pero atong ginawa, tungkol kaya nasa iyo, tanga, na yung pinasay, na pwedeng itudlo ang ginoo na ito, pinagagya ng tawanan. We are people who accept. Amen? Especially mga ibang lista, na yun nasa itong kasing-kasing na mudawat ng mga tao. But with acceptance, lahi po ng tolerance. Na, yes, we accept people, but we do not tolerate wicked behavior. But we are so kind enough to give each and everyone allowance to grow. Na, wala nang pasabot niya, inana na yung kinaya, inana na yung binuhatan, ato na nang isa likway. Nagaanya po nato ng equal chance to really grow in the Lord. Namutubo po. Tawata ka ba no? Kung makatubo na niya sa Ginoo, mas dasig pa na nimo. But give the person a fair chance. Ayaw hukmi na yun. Muna, nidawat naman siya sa Ginoo, pero ano, inana, ragyapon nga nung, nakapost, ragyapon siya ginato sa Facebook. Okay, chance, ha? Kaya transformation din yan, napakalit. Ha? Hindi na siya magic-magic. Ganagang magic, na yung magic sarap, magic flakes, o lang pangarap. Pero mingkag, sa pagtubo niya sa Ginoo, di na pwedeng magic on lang. You have to learn to love the process of the Lord. Kaya nakanindot sa iyong proseso, dili siguro mayingon ta with a snap of a finger, pero nakanindot ana, you are involved in the process. And when there is involvement in your part, whatever you learn, di yun na nimo malimtan. Kaya pili magkas pagkat po. Diba? Mga teachers na by profession, ay by teacher din eh. By profession. Wala, wala, wala yung extra. Sige lang. Anyway, let's continue. Till we all come to unity of the faith.
Rana giray sa Dios magka iusa ang tanan, no? Daghang mga tao karon pinakulay ka po ang lawas ni Kristo. Muta na ko ninyo. Dagan? Ano sa siya ko? Joint twins? Uska ulo, nindo ang lawas? Or, sorry, hindi mo ninyo octopus ang Ginoo? Dili. Uska na ginakalawas ni Kristo. But ang problema sa kadaganan karon kay inanay bitaw na imo na nila competition, di man tatwa ang tanong compete. And nga to lang is, we want to help out people nga makapanalong yun yas ilahang Diyos ng nabuluhaton. A lot of people karon nga nag-function or less pagka-pastor, ilang ginipaglantaw na ito, mga nag-kompetensya na ito, kontra na ito, dili man ta. Kaya nasayra na ito, lawas ni Kristo, dili octopus sa itong Ginoo. Pero di siya conjoined twins, no? Pero atong Ginoo sa rayong lawas. Atong goal is everyone, no matter what name, what denomination, magkahiusa diya sa tinuod yun na pagtuo. Yeah, whatever traditions ilang naandan, whatever mga seremonyas ang ilang naandan, kung makasabot man yun na sila sa tinuod yun na katuyuan sa Ginoo sa ilang kinabuhi, mo-follow raman po ng transformation. Di ba? But ato lang yung iuna ang kausbanan na tinunanay, ang kausbanan na magsugod sa sunod. E gani man ang panggawas mo, sunod na lamang na. Yan? Kaya kung unaw na ito mga panggawas, musugod ang mga seremonyas, kumuni atong naandan, lutusundan nila, kaya wala ta mag-celebrate sa Feast of the Unleavened Bread, Feast of the Inani, mga upang pa rin na, kaya lagi nagpakaudiyo sila. Oh, that should not be the case. Tama po yung ba niya, lutusundan ko no, kaya itong gidawat yung mga tawanan, gilad man po nun sila, lutusundan, magandumog yung kuana, coming from a so-called Christian ko no siya. Kay mura siya ang nadismaya kay nakakita siya sa picture nato na naiusa kay igsuon nato sa pagtuo na naadya sa picture na kaila siya sa una. Kaila siya sa kangilad sa pagkinabuhi, so on and so forth. Manang kaingon siya na ano na itong gilawat. Ano po? Si awa sa Kristo, ano kasi mo ang papapa pero ang imong kasing-kasing dili mo dawat o mga tao nga anda magpapurmas Ginoo? Mura questionably na Wala ko siya gi-insulto, pero akong giyapo ang iyahang kalan. Wala lang. Amen? Dara. Ang plano gin sa Dios, why He has given this five-fold ministry gifts is everyone would come in unity of faith and of the knowledge of the Son of God to a perfect man to the measure and stature of the fullness of Christ. Ano sa'y potential ninyo? Ang sa'y potential sa matagusa is that of Christ Jesus. Amen? Eh, kami na siya yung kagalingon. Na yung uban, kami yung silang Kristohanon sila, pero di ko nun nila, wala ko na yung kusbanan silang kinabuhi, kay may yung sila, may mantong kuhan panahon na, kinaman sa Jesus ito, may mantong kay pasaylo siya, kay Ginoo man siya, huy, mata, ang imong potential sama sa potential ni Ginoo sa Kristo. Pero kung wala ning lima, kung wala ka, hinay mo tapad, kung wala ka, ang mga katawan sa Dios dili maporma. Wala ngayon kami na siya ang iyong mga tawag. Hilidon kayo ka, dako kayo o gisanong ang ginuli ang kanimo, pero dili ka makansipon. Kaya tanganin mo mga kahago, no? Maning makanindot sa akong ginuong gisimba. You know what? Pintador siya. Kung saan Ginoo? Pintador. Asang nagbay, wala siya nagpinta sa akong mga kapakyasan, pero kung sa iyang ikwenta, tanan akong hibuhat ng mga kahago niya. Siya kung saan ang kagamay, iyan ang ikwenta. Amen? Una kay reward kung ikan na na. Sige nga sa 1 Corinthians 15, the last verse, be strengthened in your work in the Lord because everything you do is never in vain. Ayaw patarong sa mga istorya sa mga tao. Ano ningon nung dira na never in vain, then be strengthened. Kaya lagi na yung mga tao mo, disporahin ni mo. Oh, kuwan na di ko. Yagayagaan mo ka. Ay, Pastor. Kaya po sa ganit kang mga versikulo, yagayagaan na yung kanila. Ay, Pastor, good morning. Hallelujah, praise the Lord. Ayaw patarong sa mga tao nga pwedeng malutos mo. Let's say, ilabi daw kang himuon nga sumsuman. Okay, rana. Kaya kita nga mga ipangtawag Diyos pagka-apostolis o ipangilista, partikyo sa atong pagkatinawag na naagid kanunay nga nag-public exposure.
Amen? Muratag mga kwan ba? Celebrities. Nakamata sila. Pero ayara kayo pabukaray yung atay. Ay, santi ang tikaw. It's not a bed of roses kung gitawag ka niya sa Ginoo pagka-apostoles or pagka-evangelista. Pero makanindot po, ang reward po niyo sa Ginoo, sure po kayo. Amen? Sige. Basahin niyo na eh. Let's read together. When Jesus rose from the dead, ascended to heaven, he gave rise to sanctification to the church. For the purpose of these gifts, amen. Pila ka distinct gifts ang gihatag sa Ginoo? Lima. Pugon sa ang purpose ni ini? To equip the believers. Gi-highlight ang nilara. To equip the believers to continue and complete His ministry on earth until He returns. Kiningon sa Ginoong Jesucristo, akong trabaho man na. Manakong trabaho, kamuna po. Ngayon sa himaya nga akong nabatunan, di ka na nga trabaho, ganahan ko nga share mo, Ana. That is why I am telling you, tagayag na kong bili ang imuang pagka-pinili sa Diyos. Kaya sa tiyan di ka, ang imuang success na araw po dira nakatago. Kaya nag-isulisuran ko, kalingon na yun. Kung kaning kalibutan na, pamahagi sa success, kaning kalibutan na is one formula for one kind of success. Sa tiyan, ikaw ang atong Diyos na buhi, ang iyang pamahagi sa success para kanimo, He is very creative. Iyang success para kanimo is individualized and of course, personalized. Huwag ka na nakatago sa imuhang pagkapinili. Nalihas yung mga opisina. Amen? Kasi nagtuong ituyo tang daghan sa Ginoo tungod kay dagka makatawan na iyang ipiyal diri kanato. Ako kayong trabaho ng CBC. Pero kung jutay ra ang nilihok sa ilahang tawag, tao, kung saan may gamitos Ginoo to equip the people? Itawag ka sa Ginoo kayo, ma-equip ka sa mga tao. Kaya nakatay opisinas pagka-evangelista, kung nakakaana na dapit, maka-impart ka sa imuhang flow of anointing. Ang mga tao ngayon kung inumala, matakda ni mo, makabalo na po sila ang musakyaw. Amen? Makating ang tingala ka na, mara na pala yung nag-evangelist at tinang evangelist Shantan Musangyaw. Mara na po siyang si evangelist Brelo Musangyaw, mara na siyang si evangelist Arar. Inanara. Kanuna yun imong gituluan ng mga tao, eventually, ang imong flow of anointing, o flow pa ng ato kanina. Muna kung maalamon ka, choose no favorites in the kingdom of God. Kung sigurista ka, make sure na ma-impartan ka sa lima ka fivefold ministry gifts. Kaya kung pabor-pabor ka, kaya ganahan ka ni Pastor Juan, kaya siya ay mong favorite, matansi ka. Kaya dili man usara ang yatag sa Ginoong ministry gift, lima man, to fully equip you. Kung usara yung gusto, kaya ganahan ra ka atong pastor, ending ni mo, pila ka percentage ra sa anointing na ikatag sa nga potential sa Ginoo para ni mo yung malawat. Only pila ka percent? 20% ra. Sakto ba? Sakto akong bang mathematics evangelist? No? Five-fold ministry gifts. Usara yung gusto, duha ba? Pindot to 100%. Ayaw kalinti ang opisinas pagka-propeta. Ayaw kalinti ang opisinas pagka-apostoles, ibanghilista, pastor, o pagka-magtutudlo. Kaya kinanglan na ito na silang tanan. Amen? Amen. Munang kung makasabot ka ng klase ng uniqueness, mawala yun ang sinasina. Mawala ang mga insecurity. And ang mahimo, may tapo na noon, mas willing pa tang i-lift up pa ang matagusa. Andam tanga mo tabang bas kadaugan sa matagusa, kaya may kasina. Nganong walay kasina, kaya nasayod man tanga matagusa, adunay unique and special in, let's say, work in the Lord. Amen? Tara. Ang mga ebanghilista, evangelists are a gift. Butang na po nila mga apostles, kaya di po kumain yung ebanghilista na. Ha? Evangelists and apostles are a gift from God. Jesus placed them in a church. He never suspended His ministry. Ang mga apostles o mga ebanghilista, yes, atong ibasa ganina sa Ephesians 4:11,
it continues to be a vital role, or it has a vital role in the body of Christ. The age of the evangelists and the apostles is not only in the past. Every believer needs the ministry of the evangelist. Apila na lang po ninyo ang apostol na hindi po na po nailimod niya talalabaw o kailangin. Parte ng pukuhan to aid in their spiritual development. Ato na nang naisigutan ganina, ako rin ibutang into a wording. Ako ibutang diri ha. Apostles and evangelists and the church. Kini atong relationship mga kaigsunan as evangelists and apostles towards duara, the church and the world. No? Bisog kayong apostoles ka, pero ang imong focus ka nun ay ang mga tao rapod sulod na simbahan. Or lisod kayong evangelist ka, ang imong focus rapod ka nun ay ang mga tao rapod na sulod na simbahan. Kaya kung saan man pagkuyanap sa mayang balita, kung imong fokusan ang mga katawan rapod niya, save na. Kita pinasahin kita. Kita man ang mga, let's say, mga frontliners, ang apostoles, pinakauna ng ibalay, send. Pagkauman niya, mga evangelist, may mga tubang at gusto mga tao. Frontliner ta. Amen? The evangelist provides a provides value to the local church. He or she completes a function that that the pastor alone cannot. Dili na siya specific for evangelist ha, because yun, teacher man yung ibutangan na, pastor man yung ibutangan na, apostle man yung ibutangan na, matagusan lagi, completes a specific function that only that type of calling can do. Amen? Para, itong mga tao, bitaw, mamayon sila, nananas sa pastor tanan. If the pastors were to, if the pastors were the do-all, fix-all, and end-all for every growth issue of the body of Christ, then God would not have instituted for other distinct ministry gifts. Diba? Parang isgutan ba ng Ephesians 4.11 kung naroon din as pastor tanan? Diba na may mga kasimbahanan nga gatuuan na, diba? Karon, nagangani. In fact, tawagun ba na nilang kulto? Tawagun ba na nilang mga mentalist? Tawagun ba nila? May kong mentalist, ang ngalan nga ka na itong OER ko na itong mga panguna-una, bita? Mga mental ko na ito. Pero nowhere that. It's just that naatay nasaktan nga lalong nawa nila nasaktan. Mana-expectara nga, ikaw nga nagkalalong, ikaw ko ang kanunay nga hilong. Ang katong mga napas mapaw, mukuti kanunay nga langas. Mana ikaw na lang, ito lalong kag pagpanabot, ikaw na lang adjust. E sultihan di ka kung mupaak po ka, mupalit po ka sila kung pangawain din mo, o, imbis lalong na ka, itugutan mo noon yung labayan kanilang mga bato, mumabaw ka. Ayaw tuguti. Protect even the depth of the mystery that you acquired through Christ. Amen? Protekta rin na. Ha? Amen? This statement is not intended as a rebuttal, but most pastors already understand na ni. Daghan na mga pastors karon mga kaigsunan who are really functioning na po sa apostolic na po nga anointing. Or let's say, the prophetic bitang anointing, functioning in the giftings of the powers of the Spirit. Muna siya, may nakanindot. Daghan na ba karon? In fact, a lot of people these days, because balik, hapit na gin mo balik ang Ginoo, marag next week siguro. Joke, right? But hapit na gin mo balik ang Ginoo, no? We don't really know when, but may matang hapit, that might be pinaka millenniums from now, or who knows, next week, di ba? Pero sa pag, ginara kong magamit ang word na hapit, because I want everyone to feel that sense of urgency. And again, pang mga tao nga, wapa taon ka dumun sa mga balita. No? Gani ko na siguro inyong masilingan o mga katawan sa inyong matagpanimalay, wapa gani siguro na ka dumun sa mga balita. Diba? And if you do not function in our call, kanun saan pa man sila maluwas diya sa Ginoo? Kung balik ng Ginoo, oh, of course, magsuffer good sila sa let's say, the tribulation. Diba? Blue apron. Naaman ta? Atong buhaton na itong buhaton. Kanapit ang mulay personalan pero trabaho lang.
Eh kung masakta ni muna, di ka managana nga manangyaw sa mayang balita. Di ka managana nga magdalas sa mayang balita. Kaya di naman ka masakitan, gawa naman ni personalan. Anyway, mitsaya man ni mo Lord. Di ko nga masakitan Lord, yung balibad siya kay imo man eh. Importante, kaya nabuhat na ako, imong ipabuhat ka na ako. Kung akong giyam ko, kanang tawa na, pakawi-kawi na, pero habang gud ko na idalunggan, ikaw na yung mamuat spiritus, pagkabalaan sa iyang, pagka, iyang katulugon eh, pagkabuha na siya. Nga mabot ang panahon, mangita ragya po na nako. Amen? Nagka makatawan ka niya itong mga iksoon niya, ng lutos na ako, bitaw, pero wala na po na patarok because I know nga, naaragya po ibuhato ng Ginoo. In fact, these are the people na pagkaroon nga, naimo na pong proud sa akong bulaton. Oh, ako na po sinang gibles sa ako akong kinabuhi. Wala na ko, wala na ko. Kuni kagat ba sila ang mga pagpang lutos o guban pa. Ha? Sige. Atong basahon ni mga kaigsunan ko. The apostles and the prophets and the pastors and the teachers each have a God-ordained function. None of them can replace one another. Evangelist akong ibutan nila. Pwede ninyo nang ilisan ang teacher, apostle, o pan. Amen? In the same way, kita po ng mga apostles or evangelists, we cannot fill other ministry roles. But about we need one another. Each of the five leadership gifts is distinct from the other. And the church needs each one of them in order to move into a full, into full maturity and to carry out the Great Commission. Sa tinuod lang, nakasalalay sa atin as a fivefold ministers ang pagtubo sa simbahan ni Kristo. Kung dili tamutikang diya sa atong buluhaton, ayaw expect na muna ako ang let's say, mudagan ang maluwas. Munang karoon pa lang in whatever way that you can, bring the gospel to people. Amen? Kita, no? Apostles, evangelists, we are marked with a sense of urgency to really mobilize the church into harvest. Kita'y muna ko, pagkauman na itong sikop, o oh, mga apostoles, inyo na, imanto na kung miglaing dapit, masikop na kung may ditong lapita. Oh, mampu arami para ninyo. Kasi mga apostles, di rin lapita, eh. Isang gamot ay ayon kaulaw. Okay, natay doon tapos. Ay, apostles, you are promoted! Anyway, the evangelist ito din na nabita na. Anyway, sabot mo na, no? Pag umag sa ngayaw, kalawat sila sa mga balita and then i-transfer na to sa itong mga apostles. Okay pa, principal? Okay pa? Mga yaratag, mga 30 minutes. Okay na, principal? Sige, ato rin yung umanon karon. At times, no? We come, kita ng mga evangelist or apostles, we come across as if we are opposing ang trabaho sa local church. Kaya a lot of people, mga, they become so comfortable na natawa nang nagpabili na sa pagka usa na lang ka ministry gift ang ginawat, pagka pastor na lang, na comfortable na sila sa ilahang lapit. Mayroon sila nga, adirira na, anyway, ang ginuro, may mudugang mga tao, hindi, galay-layang tao every month. Yung ano man, komportable naman sa four walls of the building ng simbahan ni Kristo sa kanong na itudlot ni Prime na to, kita, ang nature simbahan sa Dios, magimok o magbalimbanghin. Kaya ano man, buhi man. Kung yung nang buhi, hindi mo gimok. Tanang buhi, magimok yun na. Masalamat na ang simbahan, ang tinuod nga simbahan din ni building, pero kita mismo. Amen? That we are able to even reach out to people in the church, mga katawan, na wala pagod kadungog sa maayong balita. Amen? This is not the case. Kita, we are not really against sa mga naandan sa mga local churches. But atua, ilang yuta mo sugot na i-contain rapot ang trabaho sa simbahan within the four walls of the building. Amen? Amen? That is why, kanon na yung makauna-una ba nga, ay, mag-outreach ta dito, mag-outreach ta dito, mag-outreach ta, so on and so forth. Amen? Nagitaan na ba? Bantay mo, mga ibang lista nga, ganahat mo, mga dapit nga, kanang na mga tao nga, wapagid ka dungo sa mga balita. Dito ta fellowship, ginagang mga batanon dito nga, walang pagid ka dungo sa mga balita. At ito rin taga-agsaktong paon, kaya manakog di kang isda, rin yung paon, di limao. Nako paghaluan, di mo pa, di mong paon kay popcorn, ayun na lagi,
Ayan, di na kanta ko. Dili, di ka kanta ko. Tarunga imong paon. Amen? Amen. Susga tayo rin yung tanak po as we go on to our giving. Di ba no? Hili ka pangisda, no? Oh, pangisda. Oh, mangisda ka, unsay mong, unsay, pananglitaan sa isda ay mong usual nga dakpon. Saan ang mga dagko? Mga dagko. Kamarong. Kamarong. Masa mga usual ang mga paon na na? Panay, pukot may gamit. Pukot. Pukot, no? Oh. Asulay, kagpamingwit. Sulay. Sulay po. Doon sa may mong ginagamit. Sulay, pasayan. Pasayan. No? Panalitan, paunan siguro na ko kuhan, babulgam. Ah, may malapang. Nakita ko isda nga kusog mong usap. Kaya kayo mukhang tinilas. Oo, oh, tinilas ko na yung malapang mo, aray. Ah, sa ato ang pagpamaon ng mga tao, lag, sakto kita, ato pagpangmingwit, sakto kita paon. Amen? Nang lantawa inyong mga kaugalingon, sa inyong mga bilidad nga naa, pwede na natong gamiton as paon. Maayo kang mukanta, maayo kang musayaw, maayo kang mugitara, uban pa niya. Pwede na, maayo kang mukasihaw, maayo kang mukunan. May ka, evangelist, ganun, wala magkuhan ng mga talento, evangelist. Ano yung maayo kang matiman ng mga tao? Abilidad mo po na nga pwede na itong gamiton. Yan ay mga tao numablas na nga. Kung kabalo kang ma-encourage yung mga tao, madala din mo na di as Ginoo. Yan? Ayun, nagpangitag lahin pa. Ikaw na ka-abilidad. Ngayon mo harap po na. Amen? Atong mga trabaho, no? Our job assignment as mga apostles and evangelists is to put the life of the church into perspective, into a wider context. Nga dili lang lagi in the four walls of the building, but even outside, outside, outside. Wala na ko nating alam ngayon sa nung itawagan ng sa Ginoo ng bulato na kayo. Kaya to, hilig yung kuglaan. Lagan kayo ko. Kaya to. And malipay ko nga maglaag-laag. That's why dili kay ko kapuyon ng mga travel nga kanang lagyo kayo naanad na kuha na ka. In fact, kadyo tranoan to, I want to, wala lang po nakasuroy ninyo doon, kadyo tranoan kayo ko niya to by one. I went to buy one on Monday ninyo. Wala lang po na ikaw gabi. Actually, I was, nangyo tapo nga makastay pa ko, kaya lagi mo, bisita ko ninyo. Dahil kitawagan mo ko ni Evangelist na mag-shooting pagka morning, and morning na kumubiyahe. Mapikhan ako nun. So, nag-travel na ako pagka, yuli rin ko na yun pagkagabi. Kita ko sa mga puso doon ako, sige, sunod na lang. Anak ko, Boulevard, Ramalanda, na yung doon naman kaya tangi sa mga. Sige, next time na lang, isip ko ninyo. Sige lang po, ganito, bayawan actually. Okay ba tayo na? Sige, bayawan actually. Anyway, the church is not defined only by what happens on Sundays. Paano ito? The life of the church is not limited to our designated time to fellowship with one another. Ha? Dili lang na pang Thursday service ang simbahan, dili lang na pang Sunday service. But naabot tayo mga ipagtawag ng mga outreaches. In fact, kita ng mga evangelist, mag-meeting yan tapuhon, no? Kita mo i-assign na ni Propeta of Feeding Ministry. Kita may willing na, magtaba nga ita. Amen. Ani na lang atong buhaton. Parang appeal na po di evangelism, appeal na po dog. Atong planuhan na ba? Ato rin po nang i-present po ni Teacher Jazz nga kita mismong tanan magtinabangay as a whole department. Kinindot kayo nga kita mga evangelism department mabuntag Bayawan, mabuntag o Dawin, mabuntag ng kalain-lain nga dapit. Tinana ba? Kay the more there are, the stronger we become. Amen. No? Ato nang buhaton. Amen. Bagay sa excited na. Are you with that, mga kaisunan? Sadya kayo na. We will surely have fun. Ngayon kung mawala yung tanan niyo, mga kakapoy, anang anuman, damang tagibundan ang Ginoo. Yeah? Alright. The church will not be graded only by how well we relate to those within. Kanunay na lang mga naunga itong makita. Thursday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, murag yung mga naunga, ay, makalato. Sorry. Deliver it out. Paano? Ganun ako nga.
masaira na to ba nga sa panimalay nindot yun nga naay mga bata nga bagong nanak. Mas malipayo ng panimalay kung naay mga baby, no? Sa mo ang sa mo panimalay sa una kay nanagko na mga gamiya kung mga son dagko na dayon silang mama o si papa kay dagko na po. Da joke na. Anyway, wala pa ko'y pagumangkon sa una kay murag magsigig mingaw akong mama kay nagi kay dagko na may mingawan sa nako, mingawan sa nako, nako kay hormay na humay so naman dito. Then pag pagahingla karon nga naabot na akong pagumangkon, kanunay nang malipayo ng balay. Inana ko sa Kristiyano ang pagkinabuhi. Diba? Kamu nga na yung mga anak na yung mga pagumangkon, kaya ito puro na lang gulang sa inyong balay, mika, makaayo. Pero karon nga na yung mga bata, sa Kristiyano ang pagkinabuhi, na yung bagong anak niya ng Kristo, ikaw po sa imong pagka-evangelista, pagka-usol ni mo, mahimo ka ka na binang fired up na bugabalik, kaya nga naman magtulo na bugabalik nila, sumala sa imo ang call, sa imo ang pagka-pinili. Ganaan ka nga dili magmanla ang imuang pagkapinili diya sa Ginoo, sigurado ang nanay bago maanak ang nanay. Amen? Di ba, Evangelism, tanindot kayo? Kanapit ang makita ni mo nga ni dawat sa Ginoo, dahil waman na sa pag-atog yung silang pahilakon. Pero matandok yung mong kasing-kasing nung nga, ikaw po mismo ba, dami kayo sa paminaw, it's a kind of joy nga makaplagan naman ni mo diya sa ministry. Muna ang kita, giningon ang ginulakwi kay lahi nga kalipay yung madawat, kalipay nga sa mas kalipay na ako nga kung madawat ni muna, bigyo na kabayaran ang salapi ni hining kalibutan na. Piling ni mo malakansi ka kaya nag-ministry ka, ikaw rin gawat sa mong kagalingon, makakwarta lagi ka, kaya nagigiunan ni mong trabaho, pero sa tinuod lang, kulang o hawang ragyapo ni mong kasing-kasi. Kaya wak ka gilisinyos ginawa ng mga butangan. Ang ko nag-ingon nga di na ka matrabaho, pero sigurado ang sa imong trabaho na abudyapon ang imong divine purpose. Let it be your priority, imong divine purpose. Amen? Tara, ang gi-highlight dira ha. We are not graded only by how well we relate to those within the church, but how or by how we relate to those na wala nas gawas simbahan. Amen? Kaya lagi, mga evangelists, atong target, katong mga nga wala, together with the help of the apostles. Amen? We are the church. In every moment of every day of our lives, in whatever surroundings, kita ang buhay ng simbahan. So we have to really function. Kita, dapat natin mga pagbati, dili pagtamay sa mga nangawala. Habang wala sila sa atong pundo, kaya ito na silang itamay, dili na yung nanak. No? Tanang nga ni Kristo, dili ina magbatasan. Amen? In essence, kita, evangelists and apostles, we kick down the walls that contain the church. Amen? Kailaman ka mga kasimbahanan sa atong nasod karon sa Dumaguete City. Or let's say, sa inyong mga dapit. Palingdagana, no? Laylaig nga lang. Sa mga ngalan, inyo na ibalan. Usaran si Bisaya na. Pero paling dagana pa. Ha? Jesus Christ is Lord? No? Dagana no? Nagini mga ngalan. Nagmurag ko sentence na yun. Tingala ko ba? Jesus Christ, the healer, our Lord, our Master. No? Wow, higigang mga pangalan. Bata sa... No? Jaom. Jesus is the Alpha and Omega ministry. Amen. Pero ang kamaturan mga kaigsuunan ko, no? The truth is there is only one. Usarag yung kalawas ni Kristo. Amen? Individual members may congregate in one building or another under the banner of a group or name, but Jesus is only building one church. O ka na nga simbahan, iyaha. Amen? Wataningon si Bisire, simbahan, Ginoo. Pero kung kinsa katong makatugkad Diyos, kinalamplan nga gustong ipasin natin sa Ginoo's kadaganan, mupunay piyalan sa Ginoo o tao. Kaya nga nung kinsa itagiyas tao, mga congregation diya eh. Dili. Ang tigiyas tao ang Ginoo.
mo na rason nga kung ganahan ta nga masabtan untas mga pastor nga tagiyas ka lagi ni sila pero ang Ginoo kay kung masaya ra nila din na nila ay kasakit nga mubali ng kalagog lain sama si Juan Bautista Juan magbumunya wala na sakit nga ang iya mga katawan ni balis Ginoo kay nga naman nasayad na siya kaning Ginoo ha mas dako ni o mas lalong ni o mapasabot aning mga tawhana di ba inana unta ang atong pagbati. Muna ang atong goal sa CBC is kanunay yung tamutap nato sa instruction sa Ginoo. Kaya na nga pamaagi, mas kapiyalan patas Ginoo, mga lagang mga kalag. Yes, the responsibility is gonna be bigger. Pero kung mag-function tang tanan, mahimong sayon. Dagang mga apostles na mag-equip, dagang mga evangelists na mag-equip. Akong tingwa, dili lang ako kanunay nga mag-equip nga na din eh. Kamu po, kung sa inyong nalunggan din ninyo, kung dadon sa inyong mata dapat, kamu po'y mutuluan na. Amen? Parang dagan ang mugimok, dili ka po'y. Strength in numbers. Ang Ginoo, kamalo siya kung kinsa kayo tinood nga iya, kung kinsa po'y dili iya. His member record, membership records might not be the same as denominations records are, but they are the most accurate. Amen? O kita ng mga ebanghelista, kabantay mo natin kasing-kasing even other ng mga local churches, ganahan ta na mabot ang panahon na makapalalumpot sila. Pero, naura na lang ang Ginoo nila, balik na lang sila sa kalibutan ng kalihukan. Ano naura? Kiwa naman nakapalalumpot. Nahuma naman yung flow of anointing sa pagkapastor. Diba? Wala na may progressive revelation. Kita sa CBC, do we believe in progressive revelation? Amen? Amen. Amen? Because ang atong Ginoong gituhan buhi. Kung ang buhi, kanunay yun ang naipadayan. Ha? Amen? Oh, matagusa ka na ito, natin pagbati may ito na. And kaning ikadua, and let's say, ang last ni, the first view kanina is kita ng mga apostoles o evangelista towards the church. Dili ta kontra sa simbahan, pero dili po ta musugot nga ang simbahan makontain lamang in the four walls. Amen? O kani karon, the view of the apostle and evangelist and the world. Ang kalibutan. Mahingan ang tag-world, the and church. O mga katawan nga wapakailas Ginoo. Ang ministry ni Ginoong Jesus was never afforded the luxury of obscurity, meaning walay klaro. Ang ministry ni Ginoong Jesucristo dili na walay klaro. Amen? Though he dealt with many individuals, his ministry was never limited only on that level. Okay, dole dyan ang klaseng mga tawanan, dole dyan ang mga klaseng tawanan, makaingon siguro ang uban, wala na klaro. No? Pero sa tinuod lang, tinaw pa nas klaro. From his birth palangdaan, announced by the angels to the ascension, witnessed from a mountaintop. Si Ginoong Jesucristo, Jesus commanded the attention of many masses. Encompassing, or may tag, ang spectrum of the Lord Jesus when it comes to reaching people, lapan kaayo. Gikas grassroots, hangtod sa mga kina, itawag na mga dagkong tae. Tao ang kalibutan na. No? Girichard na ni Ginoong Jesucristo. And I believe sa matangkusan na ito, kung mapangsyon tatanan, so diyan di ikaw, daggan pong makatawan within that spectrum mga itong madala. Kinalagi mga segment of tao nga ikaw rin po'y makarelate, dili po makarelate. Parang kinanglan, di ikaw. Na po'y mga tao nga ako rin po'y makarelate, nga di po'y karelate na imo, kinanglan po ka na ako. Muna kung mag-ako-ako rin po, di na po ni kaya, I need you. Kinalan mo na ako. Amen? I need you and you also need me. Magtinabangay ta. Amen? Ang nature sa trabaho ni Ginoong Jesucristo, He is always in the eyes of the public. Kung ikaw apostoles ka, kung ikaw usaka ka, ibanghelista, andaman na lang yung ikaw galing mo na na. Amen? But the Lord endured the scrutiny of public opinions. The searing accusations, natawa ha? Scrutiny meaning, ano sa mga scrutiny? Meaning ng scrutiny, kanag-kaning people want to investigate you all the time. Ayan, may tag-dictionary din. So, sa careful examination, critical, people become so hypercritical on you. Tanan na lang ni mong gimog, ilahan na lang butangan o meaning. Okay, ano?
Dili kay mo mga maimong mga marites ni mga tawo si mukida buhi. Kung nagtrabaho na kas Dios nung bluaton. The searing accusations of his opponents and the controversy that accompanied his unprecedented charisma. Amen? Na yung mga tao lagi nga mag-accuse na po kanimo nga namingwit na po kuno kas kuan, aquarium, kas napikas aquarium. No! Ang ginoy tagiyas kalag. O ang ginoy naghataga ng kalaga, din inay tuyo ang ginoo siyang kinabuhi. Ganahan ang ginoo nga mag-graduate siya ng kanunay na elementary. Ganahan ang ginoo nga hatun ko sa high school. Kita sa CBC Muratag University, dita pang kindera. Makakita yung tag-kinder, makakita yung tag-elementary, makakita yung tag-high school, makakita yung tag-college, makakita yung tag-masteran, makakita yung taong continuing education. Walay kamatayong pagkakon. Because when you start stop learning, you start dying. Ayaw subot. Continue learning. Amen? No. Na yung mga tao, ming mulutos ni Kuhan, namingit na kugas ko na, namingit na kugas pigas sa aquarium, ha? No. Tuyo sa ginawa ng tawanan, kay kanang tawanan, nag-ampo nga muhamtong, di ka kapahamtong, kay pag-reduan rin mong pagtulo, banin na niya slain. Amen? Mga itong idasing, ang uban po niya, that's the reason nga, dagan po mga pastors, ganaan mo tap sa CBC, kay lagi, pero wapang po ni-open si Prime Anna, doon na yung mga uban nga ipang dawat, by the instruction of the Lord, it's because taga mga tao po dira, di ba, CBC Dawin, kamo nagampo kayo po mga mulalo mo diya sa Ginoo, tinood ba? Gitagpo na po na sa Ginoo kapag ampo. Ha? Gitagpo si Prime o si Pastor Joseph, Evangelist Joseph. That is why ang CBC Dawin karon na sinati igyon po ninyo, pinasay igyon nga, buhi igyon na simbahan. Amen? Simbahan, bitaw nga na, okay, purpose. Ano okay, pinakauna na itong isgutan karon ang purpose sa itong pagka-apostoles o pagka-imanglista. Kay walay angay nga nag-ministry ta pero wag ito kasayot sa itong purpose. Amen? But with our purpose, it accompanies mga challenges. Pero ang nakanindot, gituloyan ta sa Ginoo na ito kung iyon sa niya. Kay kung iyon sa niya, akong trabaho mo, sundog na lang ta niya. Ayan, nagsundog-sunduga yung mga idol. Isa ko na yung mga idol. Sunduga si Ginoong Jesucristo. Amen? Kay siya ang tinuod niya sumbanan atong modelo. Amen? Endured scrutiny, accusations, controversy tungod sa iyahan ng mga unexpected kayong charisma ba? When you say charisma, the giftings na nag-work. Ang sa doon, the giftings, the signs, miracles, and wonders na nag-work sa usang katawo. Muna yung meaning of charisma. Even as that was public, no? Dili lang ang ibuhat sa Ginoo sa pagsangyaw sa mga balita, but even ang iyahan nga pagkamatay was public. So like it or not, kung ibangilista ka or apostoles ka imong kinabuhi, is really open na yun to the public. Even as that was public, he surrendered his life in a bustling urban center in Metropolitan as that the sign marking his cross was written in three languages. Inanakagrabi, inanakapublic ang kamatayon sa Ginoo that it was even written in three languages. Huwag ang mga tao nagsulat, ana, di lang ang mga tao within the church, but even mga unbelievers nagsulat sa history. That even Greek na mga historians ang sulat about ni Ginoong Jesucristo. Inanakabalid ang impact ni Ginoong Jesucristo sa kalibutan. But even the calendar that we have is based upon Jesus. Nagsugod na, gigas kamatayon ni Ginoong Jesucristo. That's Anno Domini, no? After the death of Christ. Amen? Yun na, nakagrabing impact atong Ginoo. Christ's resurrection was no, dilikod sa ingon na tinago, dilikod sa conspicuous, pero public, pagyapon. Gikan sa iyang pag-abot ng kalibutan na public. Gikan sa iyang pagsugod sa ministry, public. No? Gikan sa iyang kamatayon, public. Hangtod gani man, sa iyang resurrection, it was public. While on the trial for his faith before King Agrippa, Paul stated emphatically, Acts 26:26, these things, the resurrection of Christ, was not done in a corner, wala na ikatago. Muna kita ng mga ebanghelista apostoles, dawatan na lang yun. Nag-inalay kita mga pagkagnawong. Kipaulaw-ulaw ka, so di ka, di yung kakabarong sa imuang tawag. Ilang lang baga yung tagnaong sakto lang na baga.
baga nga ino ba nang rapodong saktong pamatasan. Diba? Baga na po kaya ka, matunog na po kas kuhan sa uban, nilahang katumodil, ina po ka may mong panalangin. Saktong kabaga lang. At talaga i-check, ah, sakto pa man. Ilan pa man ikaw person. Amen? Saktong kabaga lang. Kabaga kita na nalugar po saktong kaalam. Yang kabaga na, grabe na po kay kabaga, awa na nagutang saktong kaalam, malasig na nga, halab, balay, sulod rasta ng mga balay, awa na. Masig, sa presentuhan, nakamanangiyaw. Private property. Hindi po taga-private property si mong kabaga, no? Amen? In fact, the Bible says that resurrection, the resurrected Jesus, was seen by over 500 witnesses at the same time. That speaks of public display. Like it or not, kita, ng mga apostol, san evangelist, na itong mga kinabuhi. It's really for the lost. And ako ikalasig sa mga tagusa, pagkampusamahan o pinasay nga kaiso o boldness di as paglakaw sa inang tawag, eh lagi pa magkanay na laginig na o. Amen? Pero suntihan ka, kung ikaw kasabot sa imong ibarugan o kumbinsido ka sa imong gituuhan, digyo ka o wagyo ka ang nga ikaw ulaw. Amen? Hallelujah. It is this public aspect of Jesus' ministry to the masses which the evangelists and apostles continue today. Perhaps no member of the body of Christ can associate closely with this facet of Christ's ministry as nato, mga apostles and evangelists. Diba? Kita man ang kanunay musulong. Amen? Mga frontliners, kita, we serve the church. He or she also serves the world at large on a very unique way. It is no secret that apostles and evangelists often a prominent target in full view of the public eye. Those who aspire this office with pretensions of grandeur, kanang gauna-una ka bang, ganaan ko kay evangelista, ganaan ko apostoles, ikanulang frontliner, kandi kay sige kakita sa mga tao, kandi kay sikat, oy, mata na. When you say pretensions of grandeur, kaya namin ang taas na kayo, hindi mo pa ng tao, sa'yo mong kagaling ko, mabutang ka na nga ko, careful. Kaya makadiscovery ka ng type of attention ngayon mong madawat is not always gonna be positive. Amen? Dili sa tanang panahon, positibo. But those, gani, but those who are immune to the public's praise will also be immune to their slander. Manang we also have to protect our atay. Careful, kaya mabukad niya na. Kaya lagi, with the anointing of the Lord, pwede nga na yung mga tao nga makabig diya sa Ginoo and you will take every praise that you can. Careful. Tandaan nga mga pagdayag ngayong madawat, be careful. Always say, by the grace of Jesus, imaya sa Ginoo. Amen? Kaya bukan ni mga atay, na pagkauman, makadawat ka mga libak di ka nila, pang-slander di ka nila, masakit na po ka. Always remember that you are doing it because the Lord called you to do it. And you are doing it not because of any ulterior na mga motives, but very the motive that you have is because you want people to know the love of the Father. So whether they praise you or not, you are okay. Daigon man kasi mong mga kauban, mga leader, mga taong galanta or madili, okay ra ka. Kaya nga naman, iko ra ka ni Barob sa imong tawag. O ang tinood yun ni mong, let's say, ang tinood yun ni mong audience is him. Ang alang yun. Always remember that, ha? Daigon man kag madili, you know who you are in the Lord. Kung sakto kag pag-ila sa imong role in the church, daigon kag malinis ka daganan, okay ra ka. Kahit ang nakita niya. Amen? In his role as an ambassador of Christ, as an evangelist or an apostle, we should keep ourselves, the evangelist should keep himself outside the fray caused by meddling in peripheral hot-button issues, meaning, may mga uban nga mga apil-apil o mga hacking ng mga issues. Say, for example, evangelista ka, apil-apil bugas mga politika. You think, maminaw ng mga tao nimo na bias naman ka sa politics? Careful. Mga init kayo ng mga topic ayaw nalag apil-apil anak. Iwaragya po na yung kalambigitas kaluwasan sa uban. Amen?
kung may tabo na na na, ma-discourage na nun ang ubani mo. Tinawag ba? Pananglitan. So may issue karon nga, grabe kayo. Ang sikat, Muira o Jason, apilapil po gana, sangyo-sangyo po gana, gamitun po nimo na sila. Ayaw, dugang-dugang yan. You can use them as examples, but don't make them the center of what you're talking about. Ang atuwa ragyon is to really bring the gospel towards people. Amen? Those who dedicate themselves to proclaiming the good news are often to the unrepentant. Atong focus is katong mga katawan nga wala pamindawat sa Ginoo. Though the gospel by nature is good news, mayang balita, good spell, God spell. Amen? Mayang balita, like it or not, there are many people who will not accept it as such. Ikasakit na nila, ikalagot na nila, pero okay ra. Remember, wala'y personalan, trabaho lamang. Amen? Sufficient controversy, habit na tamawan. Persecution will come of their own accord. It is wise for the apostles and evangelists to avoid becoming needlessly embroiled inside issues that distract both his and the public's attention from the simple message of the gospel. Maraming nun si Timoteo, nga, likayin ninyo ang mga panaglalis, bisag agitun pamudira, kay makadaot lamang na sa mga taong na minaw kaninyo. Munang kita, dilita, kanang may alidere kwan, Apostle Glenn, kay invite ka nga simpahan, kay invite ka para debate. Nasula-sula na. Dahil mga panahon nga kinanglan natong mugamit og apologetics, but it has to be guided with proper discernment in Christ. Kaya makamatikod ka, nag-invite ka, kaya makaulawan ra ka, pero di ko na sila actually after sa imong gustong ikatudlo, ayun na lang langan na imong panahon, kaya na yung mga mapausanong gaulat pa. Amen? Dili tanang gipadala di akademo, gipadala na kay mudapig na spiritual advancements kadaganan, na yung mga ipadala ang yawa para mulangan po sa imong trabaho. Learn to discern. Amen? Hallelujah. Wala itong mga kaigsunan ko. Ano na ba tayo nasaktan sa atong tawag? Karon? Ha? I pray nga, sa inyong na-learn gikan karon, inyo ka nang mabaliw. No? Kung inyo ka nang matagaan o dakong bili. Kaya sundiyan, ikaw, kanin inyong nadunggan karon, pwede po ninyong ikatudlos inyong mga gipang dumalangan. And it can give a different flow na po of anointing that would cause really the growth of the church. Munang gidasig na kontanan, importante nga natay equipping na sama na ini. But kanang klase nga equipping, ayaw na po nang ipapunto di akanimo. Let it flow to others also. Sama sa gingon ni Timoteo, pangita o mga makasaligan. O itudlo ang imong nakatunan ngadto kanila. Pero always remember, masaligan. Itudlo ko anin ninyo kay masaligan mo. The fact na nigahin mo sa inyong panahon alang sa pagpaminaw nini, masaligan mo. And I pray that you would find also people na masaligan na inyo po ning ikatudlo ngadto kanila. Para we as a department of apostles and evangelists may imugit na nalikon o nagbarog yun na sa saktong na kusog diya sa Ginoo. Amen? Siya may nagdesinyon, siya may maghatag ng enabling power para ka na ito. Amen? Hallelujah. May mga pangutana, ano na ba yung nasaptan? Ha? Ano na ba tayo nasaptan? Okay. Any reflections that you'd like to raise? Evangelist, you want to say something? This is Evangelist R.R. Reyes from Bayon City. The Evangelist. Para makita ka nila. Sa loong kaisunan. Tungog lang. So, reflection lang ako sa kwan. It is my first time mo attend o meeting face-to-face and dito sa share lang ako no. Sugod mo ko si Bising ah, Palagritso. Palagritso. Dito sa Cebu. So experience dito is katong gitudlo ni Evangelist Paul. Mura ba gusto niya ko sa ko lingon na sa lang ko dito sa kwan sa monitor no. And then mga tinod mga igsoon niya, may mga tao nga kwan. Encounter na mo dito nga
dili jud sila totoo. Kay mga tawo encounter na mo dito nga katong twice na ko na encounter nga pero bitag mangigi sila kay abi lang tinugan sila og membro nana. And then also gikan ako sa Assemblies of God before 8 years ko na ministry dito pero tungod kay wala natunong. And then karon nga natunong nindot jud kayo tong nindot jud kayo experience kay bisan og despite unsa ka kapoy bitaw nga padala kag sa asa nagyo kayo pero joyful nga gamison makita nimo nang kalag ba nga gapang ana po na ilang mata ba nga makita nimo nga malipayon sa so reflection ako based experience kay tanan to one man na oma sa kwan. Hallelujah. Kami yung isa, no? Nga, ang atong experience, it has to be written down into concrete bitaw nga framework. Kaya na kay experience, then mabutang sa eksakto nga framework, matudlo na ito sa band sa kasayon. So, akong gilasig ang tanan, you take down notes para kung matudlo ka, naagyo kayo po ibasihan. Kaya tendency is, malimot mag-uta. Nindun nang nahanay siya. Kaya para, it could benefit you, it would also benefit ang mga naminaw ni mo. Kaya naaman lagi itawag nga framework or na strategy. Amen? Anyone else? Alright. After yung batid logo no, si Evangelist Bride. Si Evangelist Bride is the overall head of the Evangelist Department. So that is Evangelist Bride. Na may mga pinanglan, tap mo niya. Since ako na ako sa CBCWMI, then ang Presbytery po ko, mutapram po na siya na ako. So, nag-assist po ko niya ng abahin, pero dili ko kapupos kayo ng abahin. So, siya ninyong kapananang. And naatay po on nga, katakungin mo ninyo, pag-feeding ta po on, ato niya ng sabutan yun, let's meet. Maybe we can meet anak na over food, ha? Para mo makwanauban, ma-motivate. Anyway, nindot manggod po nga ato yun ang klaruhan ng sabot. So maybe after this, mga uban, we can have a fellowship with ang mga ito nga dapit over food. Ato ng meetingan kay para makaset up ka po sila ni principal din ang dapita, no? Okay na ba ta, anak? Isa pa yung naigo ng istorya. Todo. Jirin, Evangelist Brian. Okay na ka? Violent reactions. Wala ra. Alright. Dagan salamat sa pagpaminaw sa tanan. And of course, next week, about the same time, mag-meet ang yapunta. Lindot manggod ngayon, nani. Kay, namang mga personal nga concerns, pwede mo makapamuta na namo na ritso. No? Mas lindot. Makita ko namo ang inyong mga namong. Saan nagyo kayo inyong mga namong? Nalipay ko actually nga dagan na karoon kay. I mean, mas for me ba adunay personal interaction and it makes so much value when it comes to learning the learning process and the teaching parang mas indot no ay imong katubang face to face imo imong students kaysa online kapoy kaya online kay their chances are there's gonna be miscommunication hinay ng signals so on and so forth nya libog. Inani kay mag-pangayo ka og mga handouts, mag-pangayo ka. Then, wala din ako nadala itong syllabus. Kasi nakadala silang syllabus. Okay, share ninyo sa mga naadiri karon so they can have a copy of it. Ila siguro ng picturan. Naunta ko yung extra sa balay, but wala na ako nadala. Evangelist Shantan, I believe you have a notebook dira karon, no? Can you take the attendance of everyone? Kaya ako rin mong ipakapot sa ako ang attendance sheet, no? Ako nagituyo, dili kayo muna ipasihan sa inyo ang pagka-epektibo, pero ako nagituyo para paglantaw na ako, oy kanina, kabalo na ni siya aning topic. Macheck na ako ba, mamonitor mo na ako. So that I would know, asa mong dapita, kinalang i-equip. It's not to condemn you or anything, ha. Absent ka, kuhan ka, minus 10 kas langit. No, it's not. No. Amen? Hallelujah. Let's pray. Father, we are grateful naman sa maningdot nga kapunong imong gipiyal sa matag-usa.
O gamahan na doon na kami, karoon ng katunan, kanina mo nakatunan, dili lang kanina mo ipalabay sa tigas dalugan, pati kinabuhi gyan kanina mo amahan. Di kanina doon na pa'y nagamang kinabuhi makaila, kanina mo makabaroon sa ilang maatag tawag, o mas manipay pag yun ang matag ibangilista, apostoles sa amahan, sumala sa imong isanon kanina nga tanalbaon. They would not only function blindlessly, but they would definitely know sumala gayon sa ilang role and purpose function ang ikalibutan. Dagang salamat amahan, matag-usa magpabilin niya sa kalinaw ni Ginoong Jesus, diya sa Espiritu, pinasayang ang kalayo, na sa matag-usa. Di akang Kristo ang tanan magkauyon sa pag-ingon o amen. Amen. Mayong kami sa tanan. And of course, nalay tayo kung ano, DCW. Mag-DCW data mga apostles sa Evangelist sa matag dapit na tuwang gidumalaan. No? 7 days, I think, ingon ni Prime. 7 days, no? Kay para pag-abundog fasting na to, kay Jesus, lamig na gyud kayo ang pag-harvest. Sila na mismo yung manuhol na to. Amen? O ato lang na i-strategize, mas nindot, matag dapit, hindi ng local churches dito. Dito ta mo focus. Ikaw, presbyter ka na nga dapit, dito ka mo focus. Ikaw na kasi mag-Getty City, dito ka mo focus. Ha? Pero sa itong feeding, mas nindot ko yung tanan. Tanan. Para naabot tayo panahon na maka-fellowship na tanan. Ako kay I want mag-good na maka-establish yung taong relationship na divine yung taong panbitang network na kusgan. Eh parang mas makailata sa matagot sa malikaya ng mga suya-suya, no? Malikaya ng mga miscommunications, malikaya ng mga favoritism, so on and so forth. Amen? Eh matagot sa adunay gidaladalang pinasay na anointing. Amen? Hallelujah. Sige. Ato ng tabangan siguro na ito sa ang atuang ano, report team. Sa mga dunay kusog na gustong ipagamit, no? Atong gamito na para masaya na itong trabaho karon. And sa mga naapay panahon, no? O, ganahan mo mag-fellowship na after, pwede pa po kay alas 5 pa out. 5:30 pa man ang wali din eh. So many people. Share. Again, salamat. Okay.